A day in my life ng isang ulirang ina din sa probinsya. Kaya naman tara't samahan nyo kami sa aming panibagong araw. At para sa pampagising at kukumpleto ng ating maghapon, syempre umpisa natin ang araw sa isang mainit na kape. At eto nga yung isa sa paborito naming kapihing mag-asawa na talaga namang nagpapagising ng aming kalamnan. Eto nga yung gustong gusto ko, etong creamy white coffee at yung sa asawa ko nga yung caramel flavor. Gustong gusto ko nga yung pagka-creamylicious, tamis at saka yung kakaibang aroma na talaga namang magigising ang katawang lupa mo. At sa ganitong kainit na kape, talaga namang napakasarap isalsaw sa sumang malagkit. Pati na nga rin ang atik yun yung isarap na sarap palaging isausaw ang kanyang pandesal. At pagkatapos naming magkape, ngayon naman nga ay magluluto ako ng aming ulam para sa aming umagahan. Sabi nga nila ang umagahan daw ang pinakamahalagang pagkain sa buong maghapon. At dini nga ni sa amin na hindi man sanay ng pakape-kape at tinapay lamang sa umaga, talaga namang nagkakain nga ni kami ng kanin. Kaya naman for today's video ay magaluto nga lamang ako ng inatawag nilang Chinese soy fried chicken. Meron nga ako ditong tatlong pirasong paan ng manok at binudburan ko nga lamang yan ng asin. Ilang minuto nga lamang natin yung ibababad para naman magkalasa yung manok. At habang nakababad nga sa asin yung manok ay magapakulo na nga ako ng tubig. At nang kumulo naman na yung tubig ay naglagay nga lamang ako diyan ng toyo, suka, etong onion leeks, bawang at saka luya. At naglagay din nga ni pala ako diyan ng tatlong kutsarang asukal, paminta at sinabay ko na nga rin pala itong tatlong pirasong chicken leg part. At papakuluan nga lamang natin yan for 20 minutes hanggang sa maluto yung karne. And after a minute, eto nga nit medyo paluto na itong ating manok kaya naman hinango ko muna at pinatagas ko din na maalis yung tubig-tubig. At sunod naman, dito nga nit sa mainit na mantika ay pipirituhin nga lamang natin itong ating manok. Sa mahinang apoy nga lamang natin yan lulutuin para lutong-luto hanggang sa loob. At kapag ganito nga nit golden brown na yung kulay ay pwede na rin natin yung hanguin. At eto na nga luto na ang ating tinatawag na Chinese style fried chicken. At pagkatapos naman ay aring nga nit asang hagin ko naman aring bahaw na kanin. Mas masarap din nga ni ang sinangag kapag rining almusal. Ayan nga nit, minuyag-muyag ko lamang itong kanin at pagkatapos naman ay nagisa na din ako ng bawang. At sinunod ko na din kagad ilagay itong mixed vegetable at saka yung bahaw na kanin. Naglagay rin pala ako din ng kaunting pampalasang sangkap na asin at paminta at pagkatapos ay hinalo-halo ko lang. Ay ko, ay kahit man din garining sinangag lamang ay kahit wala ng ulam ano. Aprituhin ko na nga rin pala aring mga ilang pirasong langgonisa at saka talong na inaraw-araw. Madalang din nga ni pala ako magluto ng almusal mga mare dahil kung minsan nga ni yung nanay ko nagaluto at pagising nga namin ay meron na nga ni kaming akainin. Magkatabing bahay nga lang naman kami kaya kung minsan nga ni maramihan na nga ang pagluluto ng ulam. At dahil maaga nga sila ngayong umalis at nagapatalok daw sila ng palay doon sa bukid dahil hindi nga ni nakapagluto at ako na nga daw magluto at na makakain yung mga kapatid kong hanggang ngayon nga ni nakalugmok pa sa higa. At eto nga para sa umagahan namin ngayon, nagprito din nga pala ako ng daing na bangus at ang hindi mawawala nga ni ang pambansang itlog. At sa wakas nga ni, naprito ko na rin itong luncheon meat na matagal nang nakaistock din sa bahay at kung wala pa nga rin kapitbahay na galing sa abroad ay hindi makakatikim. At eto na nga po lahat ang mga niluto kong pagkain para sa aming almusal ngayong umaga. Kain na po tayo mga mawe! Thank you Lord sa lahat ng blessings! At eto nga pala yung niluto kong fried chicken mga mare at sabi nga nitong asawa ko at ni Ate Kuning ay masarap naman daw. Abay kakoy makakaulit pa nga ni man din. Pati na nga rin itong inay ay husay din ang usab ay kahit walang ngipin. At pagkatapos ko nga din kumain ng aming umagahan ay syempre tuunahin ko nga ning paliguan muna itong mga batuta ko at napakarami pa talagang tatrabahuhin maghapon. Bilang full-time nanay at isang content creator eh talaga rong maagang-maaga pa lamang ay kailangang pumulas na at ng mas marami nga ning magawa. At bukod doon, isa din nga rin sa pinagkakitaan ko kahit nasa bahay lamang ako ay ang pagiging personal collection dealer ko. Ari nga man din at ako'y nagalisa ng mga bagong pa-orders ko at kako'y mag-restockin nga rin ako sa isang araw ng mga PC products. Abay, ayos din naman ang pagiging personal collection dealer. Talaga namang arimuhanan na din ako diyan at maigi din ka akong pambili ng bigas. Kaya kung kayo mga mare ay naghahanap din ng mapapagkakitaan kahit nasa bahay lang kayo o kahit nasaan man kayo ay pwedeng-pwede kayo mag-register through online dito sa personal collection as a dealer. At bukod doon, ang magandang balita ay pipili ako ng apat na mabibigyan ng Great Life Coffee Package. Kaya naman mag-register na kayo mga mawe. At maya-maya naman ay aring anit dumaan na din yung magsusorbe test na matagal na nga na inapakaintay-intay ni Ate Kuning. Umili nga lamang kami diyan ng 10 piso dun sa APA at saka 10 piso din dito sa Monay. Pag man din nakagarinig ang Monay na may palamang sorbitis ay busog na ka na nga kagad.
Naalala ko din nga ni bigla ng mga bata pa kami kapag gustong-gusto nga naming makatikim ng garing sorbetes sa yung nagawa ng lola ko ay nakikipagpalitan ng bigas. Parang ang tanda ko nga nino na isa-isang tasa ng sorbetes ay kapalit ng isang salop na bigas ay tunay ka nga namang anong pagkakasarap ng garing sorbetes. Maya-maya naman ay sumaglit nga kami dito papunta sa bayan para nga nakitain itong si Mr. and Mrs. Montenegro. Sobrang nakakatuwa lang talaga at nakakataba ng puso na talaga namang hindi niya nakalimutan yung pasalubong niya galing sa Japan para sa dalawang batuta namin. Sobrang thankful talaga kami sa Lord nang dahil nga ni sa pagbablog ay nagkakaroon nga ni kami ng mga ganitong kaibigan at grabe talaga yung puso nila, napaka-generous at napaka-humble. Sa sobrang tuwa at excited nga ni Ate Kuning dito sa kanyang bagong laruan ay kahit ang sasakyan pa nga lamang ay binuksan na kaagad, hindi na nakaintay na may uwi sa bahay. Anyway, thank you so much po Mrs. Montenegro sa inyong napakagandang regalo at pagpalain kayo lalo ng Lord. At bandang pahapon naman, mga alauna, medyo na nga ito ng hapon, kami na may suguran at mapunta nga ni pala kami dito sa fish pond na inaariyendo ng kaibigan naming pastor. Pagkarating nga namin dito sa may bukid nila, isinundo nga lamang kami ni pastor para nga nitulungan kami sa pagbitbit ng mga dala naming cooler. Biglang pag-harvest nga lamang ito ng sugpo, kaya naman talagang dali-dali na rin kami sa pagpunta dito kahit nga ni pahapon na. At eto nga't pagkarating namin dito sa may fish pond ay natanawan ko nga kaagad na nanlalambat na nga sila ng mga sugpo. Medyo iga nga ni ngayon ang tubig dito sa fish pond dahil nga ni sa init ng panahon. At eto nga't pinakita kaagad sa akin ni Pastor Wilson etong mga huli nilang sugpo at swahe. Kanina pang araw silang alas 5 na madaling araw dito nang uhuli kaya't medyo nakarami-rami na nga daw sila ng kuha. Pinaglilipat na nga nila itong mga nahuli nilang sugpo at swahe dito sa lalagyan na cooler na dinala namin. Halos mapuno na nga kaagad itong dala naming cooler at eto nga pala yung mga nahuli nila, napakaraming swahe at saka mga ilang pirasong sugpo na malalaki. At dahil pasado alauna na nga ni kami nakarating din eh, kakoy kumain muna nga ni sila at kakoy meron kaming dalang pagkain. At syempre bago tayo kumain ay huwag natin kakalimutang manalangin. Thank you Lord sa blessings, kain ho tayo mga mawe. At pagkatapos nga nilang mananghalian diyan ay nagumpisa na nga uli sila sa panguhuli ng mga sugpo at swahe. Pati na nga din na rin kapatid kong si Ara at saka yung pinsan kong si Angela na kasama namin ay talaga namang kimali-mali din. Kala mo naman talaga yung marunong manghuli. At nga rin pala mga mawi, kung kayo talaga yung mga masugit kong tagapanood noon pa man ay alam nyo nung nakarang September nga rin pala ay naghulog kami dito ng similya ng bangus. At ayun nga mga mare, gusto ko lang i-share sa inyo kung gaano kami pinahanga ng Lord na yung araw na ito. Nung nakarang Setyembre nga rin mga mare, katulad nung sinabi ko sa inyo ay naghulog nga kami dito ng similya ng bangus at bangus nga lamang yun at wala ng iba. Kaya naman laking gulat talaga namin dito ni na Pastor Wilson na ngayon nga rin nag-harvest din kami ng mga hipong sugpo at swahe. Nangingilabot talaga kami mga mare at ganun talaga kumilos at ganun gumawa ng mga bagay na nakakamangha ang Panginoon. Sabi ko nga dito sa kaibigan naming pastor, marahil siguro ito biyaya sa atin ng Panginoon sa pagiging God first natin at palagi natin siyang inuuna. Dito nga lamang sila sa maliit na tumpok ng tubig nang huhuli at grabe talaga, napakaraming sugpo at swahe nilang nalalambat. Kanina pa nga daw silang madaling araw dito nang huhuli at sabi nga nila halos parang hindi nauubos at napakadami pa din nga nilang nakukuha. Halos itong mga kasamahan ko nga inadaing na sa pagod pero itong mga huhulihin daw nila ay parang hindi nauubos. Pare-parehas nga kaming pinapahanga ng Lord, kuruin mo yun, wala naman kami nilagay na similya ng sugpo at swahe ay meron kaming na-harvest. Pati na nga rin itong kapatid kong si Aran na first time nga lamang magarini ay nakadami din nga rin ng huli, abay tuwang-tuwa at meron daw siyang alutuin sa content niya. At bukod nga rin sa mga hipong swahe at sugpo ay nakakahuli din nga rin kami dito nitong mga malalaking alimango. Abay sobrang tataba nga rin at ngayon pa lamang man din ay nakakaisip na nga rin ako ng putaing sunod kong lulutuin. At dahil madami-dami na rin nga rin kaming nahuli ay kulang nga daw yung lalagyan na nadala namin nung una kaya't eto bumili nga rin ng dalawa pang cooler. At eto na nga rin pala lahat yung mga hipong sugpo at swahe at mga alimango nahuli ngayong buong maghapon. Pasado alas 6:30 na nga ito ng gabi at talaga naman kami inabot na nga rin ng dilim. Fast forward, kinabukasan ay umagang-umaga din ay pumunta nga kami dito sa bayan ng Pinamalayan para nga rin maikatnig itong aming mga paninda. Salamat naman nga rin sa Diyos at meron nga rin ibang bumili at meron din nga rin pumakyaw ng aming mga alimango. At yung iba namang tira ay tininda nga ni Dini sa may tabing bahay lamang nitong kapatid ko. At bandang hapon naman ay meron nga rin palang nangumbida sa amin, Dini sa Punsyunan. At kasama ko nga rin pala ngayon itong dalawang batuta kong si Ate Kuning at si Alicia ng mga Borlogs pa.
At pagkarating nga namin dito sa Punsuna, inabot ko na rin kaagad dito sa birthday boy etong regalo namin. Medyo late na rin nga kami nandating at tapos na rin nga yung kanilang program. Etong at pagkarating namin ay nagkakainan na, abay tamang-tama din lang naman at abot pa. Eto namang si Ate Kuning ay nagsigurado na nga ni agad na meron siyang makukuhang lobo. Ayun at pinakuha kaagad ay hindi pa nakain ay lobo agad ang gusto, ang bitbitin. Napakarami na naman nga ni kakong pagkain at tuong busog-lusog na naman kita sa lagay na area. Tari na nga ho, kain na kita mga mawe. Thank you Lord sa blessings. Sobrang dali ko din nga ning kain na talagang napakasarap ng mga handa nilang pagkain. At shoutout na nga rin po pala sa mga followers natin na naandini at nakilala din kami. Sabi ko nga ni sa kanila ay salamat nga ni ho sa inyong pagsuporta at panonood palagi ng aming mga mini vlogs. At bago nga din kami umuwi ay dumaan nga din kami dito sa aking kaibigan na bagong anak. Parang kailan lang nga ni yung kadalagahan namin ay kami nga ni nagtatanungan kung ano magkakakong itsura ng magiging anak namin. Abay dahil sa biyaya ng Panginoon ay eto na nga ang aming matagal na pinaka-aasam. Meron na nga ni kaming mga chikiting ngayon. At bago nga din kami umuwi ng bahay, kami nga muna ay naghanap ng aming aso utin para sa gaganaping Grand Ball bukas. Sobrang gandang-ganda nga ako dito sa pulang evening gown at gustong-gusto ko nga ring suutin. Kaso nga lamang ay kulay itim nga daw ang pormahan doon. Kaya't sabi ko nga pag wala ako nakitang ibang kulay, erin na nga lamang yung aso utin ko. Ayun nga net, ang narentahan lang muna namin ay yung sa asawa ko na aso utin. At thank you rin nga po pala dito kay Neil Katapang at followers din nga daw namin sila. Ay nakakatuwa naman nga ho ka ako ang inyong support. And yun lamang muna nga ho for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.